na kapag pupunta kayo dito, nandyan lagi yung banta na may Chinese. Okay lang, kaya naman. Iwasan na lang kung ano, kung nandyan na sila. Para hindi na magkaroon ng abirya. Iwasan na lang. Yung ibang bangka naka-experience pero kami wala naman. Okay naman. Pero palagi din kayo nag-USB. Oh, lagi pagka uwi mga 2 linggo lang balik na ulit dito. Hindi naman kayo hinaharap, tinatabon. Ah, wala naman po, wala naman. Depende po sa ibang bangka na ruta kung saan pupunta. Yun lang, obligado talaga umalis kasi pinapaalis talaga eh. Inaharang. Pero sayang. Oo, sayang. Kasi? Maganda sana yung pahuli ng isda. Kaya kaysa magkaroon pa ng abirya, alis na lang. Lipat na lang ng ng ibang bahura. Anong pakiramdam na gano'n? Na parang wala kayong magawa na alis na lang? Takot, tsaka nalulugi rin pag ganun. Kasi takbo ka naman ulit panibago, lipat ng ibang bahura. Gastos na ng krudo. Kasi hindi lang lalo na kung kayo, kapitan kayo, hindi lang sarili niya inisip niyo. Din yung bangka niyo, yung mga tao niyo. Para kumita din. At sino ba yung mga iniisip niyo? Ay, sino yung ayaw niyo mapahamak kapag ganun? Yung mga tao din, tapos yung mga pamilya ko doon sa tabi, kasi malayo. Tsaka yung ibang mga kasama ko sa bangka, sa ano ba, parang responsibility ko sila? Parang ako yung nagsisilbing tatay nila sa barko. Kaya ayaw mo silang mapahamak, pagka ganun, pagka may dumarating na Chinese Coast Guard. Masakit o, nakakainis. Tsaka wala talaga magawa kasi maliit lang yung namin, malalaki yung kanila eh. Tsaka may mga sila, may mga armas. Yun lang. Pwede mong maulit na bang yun nakakainis? Nakakainis na kasi malalaki yung mga nila, tsaka pinapaalis. Yung iba, pinapasirita ng tubig. yun lang, natatakot lang pagka nandyan yung mga Chinese Coast Guard. Kanino na lang po kayo umaasa na sino dapat magkano para masolusyon ng problema? Yun lang, wala tayong dyan kasi kung una pa lang dapat inano na nila yun gawan sana nila ng aksyon. Para hindi tayo bulihin ng mga maliliit na bangka gaya namin. Una pa lang dapat hindi na pinayagan. Para hindi na pinayagan, para open kami lahat dito. Kamusta naman po ito? Yung matatanggap din yung extra na krudo, para saan yung gagamitin? Ikot pa, tapos gagamitin ulit para sa sunod namin na biyahe para maka-minus yung aming gastos. Nakailang araw na po ba kayong nasa laon? 12 days. Bali, 15 days kasama yung travel namin papunta rito. 15 days. Uwi na ba kayo niya? Isang araw po bago uwi na. Kamusta na yung huli ba? Konti pa lang po, konti. Kasi mahina po yung yung nahuli naming isda. Hindi man po na yung isda yan. Nakapundo lang po yan sila dyan. Maghapon, magdamag, wala lang pong ginagawa yan. Kunti lang, nakapundo lang sila. Hindi sila napapansin.
Hindi namin yun sila nakikita na nangawil o nag-aari ng lambat. Ganyan lang yan sila. Naka-anchor lang yan sila. Maghapon, magdamag. Ano yun? Parang nagbabantay ka? Oo, nagbabantay yan. Yan. Sino? Sino ang binabantayan? Yung ano siguro. Yung ano na to, lugar na to. Para makuha nila. Yun yung ano ninyo? Oo, oh, yun ang inaala. Hindi nga na, parang ano na, weird na hindi sila nangilista. Agaya niyan, malapit yung ano, Chinese Coast Guard. Nakakatakot kasi hindi natin alam yung pwede mangyari. Ano yan? Nandiyan na yung Coast Guard niya. Ano lang gagawin nyo? Pero magstay pa rin kayo? Stay lang, stay. Dito lang kasi para ano, para sama-sama. May pamilya ba kayo? Meron po, meron. Ilan? Yung anak ninyo? Ilan pamilya? Joke lang. Dalawa po. Isa lang. Dalawa po, dalawa. Dalawa yung anak ninyo? Dalawa. Ano naman pakiramdam nila kapag yan, kumapalaon kayo, alam nilang nandyan yung peligro? Okay lang. Dasal na lang. Bigyan kami ng ano, malakas na pangatawan. Tsaka marami kaming mahuling isda. Yun lang. Wala namang ibang ano. Napapadasal din ba kayo pag nakikita niyo yung mga Chinese Coast Guard? Minsan po, para iwas kaba na rin sa dibdib. Para lumakas yung loob. Nagdadasal mo? Na huwag na silang mga ano, mambuli. Kasi yun nga, ang laki nila eh. No? Malaki sila eh. Kaya yan, mahirap. Baka banggain o kaya anuin kung anong gawin nila. Lalo pagka wala nakakaalam na nandito sa location. What is ngayon nandito ang BPAR? Okay lang. Parang protektado kami kasi mayroong BPAR na nakabantay. Kamusta naman po? Sumasapat naman ba yung kinikita natin sa pangis na parang kapatid natin? Nabagkit niyo po. Meron pa kayong dalawang sanggol na anak? Opo. Minsan ma'am, pag gaya ng panahon ngayon, medyo kalmada, medyo po maganda ang huli. Pero pag malakas po, minsan hirap rin po sa huli ng isda. Kaya medyo ano po, ngayon ganitong panahon po, medyo kalmada, medyo okay po ang ano, ang isda ngayon. Nabanggit niyo po na galing pa po kayong Mindoro. Opo, Mindoro. Buti po parang gumadayo pa kayo dito para mangisda. Opo. Ano po bang meron dito na hindi wala sa Mindoro, ganun mas maganda kayo? Mas maganda po kasi dito ang isda, ma'am, kaysa doon sa Mindoro lang. Kaya dito po kami dumadayo ng pangisda. Tapos, kamusta naman dito eh, kanyari, nabanggit nyo nga na maganda yung huli dito. Kaso nandyan naman yung banta na nandyan yung China, nandyan yung iba't ibang barko nila. Minsan po natatakot po kami, gaya po ng nakikita namin sa video na binubomba po ng water cannon. Kaya minsan hindi na lang po kami lumalapit. Lumalayo na lang po kami sa kanila. Dito lang po sa ano, paligid lang. Eh paano kung ano, nandun sila sa pwesto, dun sana maganda yung hindi na minsan ba nangyayari yun na maganda sana yung pwesto nila, kaso kailangan iwasan. Iwas na lang po tayo ma'am kasi mas mahirap po kasi ano eh. Malaki po yun sa kanila, bangka lang po yun sa atin. Baka bumbayin po tayo ng water cannon. Oo nga po. Kaya nakakatakot din po talaga. Yun, diba naman dito po yung nakakasang kung ba't di kayo nagpunod ka sa Ayurin? Opo, kasi meron nga pong nangaharang doon na panood po namin sa ano sa balita na inaharang po yung dumadaan. Kaya dito na lang po kami ngayon sa ano, Tektubang. Pero kung papipiliin kayo, gusto nyo lang mag-isda doon? Mas maganda rin po sana doon ma'am. Pag mas malayo po, mas maganda po ang isda ma'am. Kaso nakakatakot lang po baka harangin ka sa daanan. Kaya hindi lang harangin. Opo. Kasi nakikita po namin, binubomba nga po ng ano, water cannon. Kaya dito na lang po kami, ma'am. Anong pakiramdam, sir? Kayo na magiging parang nahaligi kaya? Tahanan kayo yung breadwinner kumbaga, ng pamilya ninyo. Ano parang, di ba, kunyari may problema sa pag may problema sa pamilya, kayo po ba, parang kayo ba yung tipo na tatay na yun, kayo yung action, kayo, gusto nyo, kayo yung makaresolve ng problema. Ganun po ma'am, kasi ikaw po ang haligi ng tahanan, kailangan po ikaw talaga ang mag-resolve ng problema.
ano po kayang pakiramdam na yun, yung parang yung mga ganung klaseng problema, sanay kayo na kayo yung tag-ayos. Pero parang itong yung problema na to na ito yung lagi na nandiyan, kain na lagi. Ano yung pakiramdam na parang sa ganitong itong problema, parang dito wala kayong magawa? Kaya nga po ma'am, napakahirap po kasi atin naman po talaga to, kaya lang wala po kami magawa kasi mangisda lang kami. Gusto rin sana namin na mangisda ng malaya, kaya lang nandiyan po sila nakapaligid. Hindi po makapangisda ng malaya. Parang ano ba yun? Yung parang kunyari kung kaya, parang kung kaya nyo lang, sana kayo na mismo yung nagpaalis. Oo, ganun sana ma'am. Kaya lang hindi po talaga kaya ang paalisin. Kaya kami na lang po ang iiwas sa ano. Opo. Ano yun? Pag, anong pakiramdam kapag kunwari, kahit dito, anong pakiramdam pag nakakapita na kayo? Parang minsan ma'am, kinakabahan ka, takot kasi baka nga lapitan ka, tapos ano. Pero wala pa naman pong ganun ma'am, na ano. Wala pa. Naiisip nyo rin ba na parang, ano ba yan, parang kaagaw pa sila sa huli? Oo. Oh, yung mga, di ba meron din yung mga nangingisda na malalaki ba sila? Oo, oh, meron po yan. Meron po sila ditong mga nangingisda rin po. Okay. Ano naman pakiramdam nyo na, yun nga na, parang tubig namin po eh. Oo, oh, yun nga po sana. Hindi naman po tayo nakapunta doon sa kanila, pero dito po sila, nakaabot sila sa atin. Kaya nga po. Parang ano ba, hindi patas? Oo, hindi po patas. Ano naman yung pakiramdam niya na ano, ito yung kapag nakikita niyo, nandyan yung BFAR, nandyan yung Coast Guard, nakakatulong ba sila na parang hindi kayo matakot? Oh, yun po ma'am, pag nakikita po namin na nandiyan po kayo, nandiyan po yung Coast Guard, medyo ano po, malakas din po ang loob namin na ano, mangisda dito. May kasama po kaming ano, nagbabantay din po. Tsaka pag marami din ibang nangisda. Opo. Oh, yung sama-sama po kami dito na nangisda, maganda rin po kasi marami po kami. Opo. Nakakatulong din po 'yun. Hindi ba ano, parang diba dati meron din napapabalita na kinukuha yung huli ng mga Pilipino, wala namang kayong ganun karanasan? Wala pa naman po ma'am na kinuha yung huli namin. Parang wala namang lumalapit sa inyo. Parang hindi naman talaga sa area na to, hindi naman sila nanggugulo ng away. Hindi naman po. Pero anong pakiramdam na parang may kinikwento kasi yung iba na yung ibang parang hindi naman talaga nangingisda, parang namamasid lang. Opo, gaya po niyan ma'am, mga nakapundo lang naman po yan, hindi naman po yan sila nangingisda. Ganyan lang po, parang ano lang, babantay, ganyan. Yan, mga nakapundo lang po yan. Parang ano yung pakiramdam mo na parang binabantayan kayo? Kaya nga po, binabantayan sa sarili po nating ano, dagat. Oo. Kaya po nakakaano po minsan, nakakalungkot lang po isipin na atin po ito, pero nandiyan po sila nang bubuli. Nakakalungkot lang po ma'am isipin. Wala po tayong magawa na ano. Wala po. Pag kahit kami po, wala pong kakayahan. Kung talagang kaya lang po sana namin paalisin. Kami na po nagpaalis. Kaya lang, wala po talagang kakayahan ma'am na paalisin sila. Anong, kanino na lang kayo maasa? Sa ano lang po, sa ating gobyerno. Kung sakaling maayos po yung ano yan, mapaalis po sila. Kasi sa atin naman po talaga to. Napakalapit lang po doon sa Palawan. Napakalayo po ng kanila. Yung doon lang po kami umasa na ano. Kaling mabawi po natin ang palis po sila. May ano din ba, parang pinapasa Diyos nila rin? Oo, ganun na lang po ma'am, na ano, Diyos na lang po ang bahala na ano, sa ginagawa po nila. Ano yun, kapag nakakita ba kayo, parang minsan ba napapadasal din kayo, kapag medyo malakot talaga sila sa inyo? Oo po ma'am, na sana wag naman po sila masyadong mambuli, kasi nangis na lang naman po kami, hindi naman po kami, ano, nanguli lang po kami ng isda. Naghahanap buhay lang po kami. Ano yung usualing nahuhuli yung mga isda? Anong klaseng mga isda? Mga ganyan po. Mga isdang bawra po. Namin nahuhuli. Tapos saan yung binibenta? Ano po yan? Pagdating po ng, ano, ng San Jose, Mindoro, biyahe po na Maynila. Tracking na lang po. Sasakyan. Magkano yung kunyari yung isang kilo? Magkano yung binibenta? Sa Maynila po. Depende po sa ano. Kung medyo kunti lang po ang isda sa Maynila, medyo maganda po ang presyo. Pero pag dagsa rin pang isda, medyo mababa din po. Siguro sa ano, kunyari yun, isang kilong ano, magkano yun? Minsan po, may umabot. Kunyari ngayon, ngayong panahon na to. Mayroon po umabot ng, yung magandang klase po, umabot din po ng 200 ang kilo. 250 yung mga pulang isda po, umabot po yan ng ganyan. Pero yung mga puti lang po, minsan mag 50, 180, ganyan po.
ang presyo sa ano, Manila po. Sa ngayon, gano'n nakarami yung huli nyo? Ano pa lang po ang aming huli, nasa 2,500 po kilos. 2,500? Opo, 2,500 po. 2,500? Opo. So kung, kunyari, 150, 200 yung ibenta yun, yun yung, kumbaga parang yung kita nyo? Opo. Or may ano pa, siyempre yung gastos pa opo, yun yung tanggalin po yung, ano, yung konsumo. Ano, hindi pa po talaga sapat yun, ma'am. Kailangan po makarami pa po ng huli. Kaya mag, ano, ilang araw pa kayo mananatili dito? Mga nasa 10 days pa po, ma'am. Kami mga mag-aarya ng ano, kitang. So, para mabawi yung konsumo, kailangan manatili pa kayo ng 10 days? O, mga 10 days pa po siguro, ma'am. Kasi marami po kami ano, yellow na ano. Yellow. Opo. Ano namang magagawin nyo dun sa nakuha nyong extra ano, diesel? Yun nga, yung para makatagal kayo ng 10 days pa. Para magagamit din po, madagdag na ano, para makatagal po kami ng pangisda dito sa ano. Lilipat pa ba kayo ng pwesto nyan o dito na lang talaga? Bababa na lang po rin siguro kami ma'am dun sa ano, kabila. Pero dito lang rin po kami mag-ikot-ikot sa ano, Recto Bank po. Kaya nga, hindi na kapag-ikot sa ano. Kasi diba, ang dami din talagang isda sa ano, yung mga sa pang-ikot. Ano po sana ma'am, kaya lang nandun po kasi sila eh, nangarang kaya iwas na lang po tayo na ano. Ano po ba yung magulang nyo din? Parang mangisda din, nag-ano din, namana nyo ba yung... Paano ba kayo napasok sa trabaho? Ang magulang ko po ay mangisda rin po sila. Dito rin po sila lumalaot nung dati, ngayon hindi na po siya lumalaot. Doon na lang po yun sa bahay. Ah, parang kayo na yung nagtago yun. Opo. Ano yun, parang nung nakikwento ba nila nung panahon nila, meron andito ba yung mga China? Pinaproblema ba nila yung China? Hindi naman po noon ma'am kasi nakasama rin po ako sa ganitong bangka. Wala naman po, nakarating po kami na malalayong lugar, wala naman po nangarang. Ngayon lang po yun na naging agresibo sila na ganun nga, nangarang na hindi na kami makapunta ng malayo, ito lang sa malapit. Nung bata ka, nung sumasama ka kay ano sa tatay mo, hanggang saan kayo umaabot, hanggang saan kayo umaabot? Nakakarating po kami ng Union, ma'am eh. Union. Union? Union? Opo. Saan yun? Saan parte yun? Hindi ko po masyadong ano yung lugar na yun. Pero malayo na po yun, ma'am. Yung yan ng ano, ng... Sa ano... Yung may Nabal, ma'am, na nasadsad. Second Thomas, ano na ako. Ah, ano, nakakapunta kayo dun sa may BRP? Sierra Madre? Dati po, nakakapunta po ngayon. Parang maigpit na po, parang mahirap na pong makakarating doon. Kasi, gaya nga ng ano, napanood namin sa TV, may nangaharang. Kaya, mahirap na pong ano, sumubok. Dito na lang po sa ano, malapit. So, nung sumasama-sama kayo dati, nakakarating kayo doon? Opo. Nakakarating po kami doon. Oo, tapos kamusta yung huli doon dati? Ano yung naalala? Mas ano po rin sana isda doon, ma'am. Mas maganda po sana isda doon. Kaya lang, ngayon po, sa panahon ngayon, parang napakahirap na po makabalik doon kasi gaya po ng ano, nangaharang po sila sa daan. Ano namang nakwento nyo ba? Parang pag nakikwento mo sa tatay mo na yun nga, ganito yung nangyayari, hindi na kami makabalik sa kasan kayo ng isda dati. Anong pakiramdam? Anong sinasabi niya? Ano na lang po ma'am, ano, wala nga magawa kasi ano, mga ano, iwas na lang kami sa ano, sa kanila kasi kaya mga malalaki ang kanilang sasakyan, mayroon naman po makipag ano ang kami sa kanila, mas maliit. Parang binabawalan ka na rin, parang sinasabi na rin niya na huwag ka na po. Oo, ito na lang po sa ano. Kasi syempre iniisip niya din yung mga Opo ma'am, mas maganda lang po dito, mas ano, mas safe po sa ano. Dito nga po nakakaabot na po sila eh. Lalo na po doon sa ano siguro, malayo. Ang assessment po natin sa mission na to ay successful. Wala naman po tayo nakakuha ang untoward incidents from the Chinese Coast Guard and the Chinese militia.
And we were able to deliver 24,864 liters of diesel sa mga Filipino fishing boats. And as well as nakapag-service tayo sa 24 Filipino fishing boats din po dun sa Iroquois area po, sir. Sir, for soundbite purposes lang, bakit natin nga ulit ginagawa itong mission sa mga mangingisda, especially dyan sa West Philippine Sea? Sir, tulong na rin po natin to sa ating mga kababayan para sa ating mga food security din po ni Presidente. At para maging stable din po ating mga supply po ng mga isda at makapag-stay din po ng matagal at maka-is din po sa gastos po ng ating mga kababayan mangingisda sa ating mga dagat po. Sir, one of the highlights ng mission para sa amin ay ang pag-inspection dun sa Rosal Reef. Ano ba yung gusto nating tingnan dun sa Rosal Reef? Mga ganun, sir, mga features, sir, talagang pinupuntahan po natin yun. Tinitignan po natin kamusta ang biodiversity po ng mga ganun mga klaseng features at kamusta po ang mga isda at kung nakakarami rin po ba ng mga huli ating mga kasamahang mga mangingisda sa mga given areas na pinupuntahan po natin, sir. Sir, may assessment tayo doon sa Rosal Reef. Was it a healthy ecosystem? Was it a damaged ecosystem? Sir, wala pa po tayong assessment. But so far, sir, sa ating nakita, sir, wala naman pong damage po sa Rosal Reef. At kita lang po natin sa mga nakasama po ating mga mangingisda rin po na nagpapahinga doon sa may sandbar ay okay naman po at hindi na po sila naapektuhan ng kahit anong mga ano. Yes. May ano dito ba tayo, sir, like dito sa sandbar na ito, na natural ba siya? Kasi somehow yung mga durug-durug na coral siya, the same doon sa Sandy Cay, sa Pag-asa Island. Sa mga ganong part po, I think po, kailangan natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Sir, may mission din kayo para inspeksyonin yung mga payaw natin, no? Bakit ba importante yung payaw at ano yung resulta ng pag-iikot natin? Sa mga payaw po, sir, titignan po natin din, sir, again, kung kamusta po ang mga marine biodiversity at mga, kumbaga tawag natin ito ay mga sa huli po ng mga isda. Pagbaba nga po natin, nakita naman po natin na may mga diverse naman po ang ating mga isda doon sa ilalim at kailangan po natin siya from time to time na inspectin kung nandun pa rin po ba sa mga area po ating mga payaw na nakakatulong po sa ating mga mangingisda, sir. Sir, na-confirm ba natin na may nawawala? Sir, wala po tayo na-confirm na may nawawala pong payaw, sir. So far, sir. Bakit importante yun, sir, yung mga payaw? Sir, doon po, yung mga parang, kumbaga yun po yung mga waypoint ng ating mga mangingisda, sir, para doon po sila mas madaling makahuli po ng mga isda, sir. So, nag-iipon ito ng isda, gano'n, parang important? Yes, sir, you can call it that, sir. Sir, still on the bias, kasi yung interview namin ng isa sa mga mga isda, sila 6 na lang yung matala out of 10. Pero we can't say for now kung pinutol ba talaga ito. Pero ano yung mga possible scenarios, sir, kung bakit hindi na doon makikita, kung hindi na makita o mga payo within the area, Rosal Reef? Those reports are still subject for verification, sir. But other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Sir, sa part pa rin ng payaw, kasi yung initial na nilagay doon is 10, daw nawawala na po yung iba doon. Are we planning to put some more payaw para mas makatulong pa doon sa mga mangingisda? Yes, sir. I think naman po, sir, na as part again po ng food security na magdadagdag pa rin po tayo ng mga payaw sa ating mga fishing areas po para makatulong po sa mga mangingisda po natin, sir. Sir, dun sa part na yung Chinese Coast Guard na po nag-deploy ng mga speedboats, ng boats papunta dun sa Chinese Maritime Militia. So, parang ano yung, what can we say about that? Like, what's the significance ng nagkaroon ng ganong incident na coordinate sila somehow? I think ma'am, kailangan po natin ma'am i-ano po natin sa higher office, pero po ma'am, yung mga ganun bagay po ma'am sa CMM and Coast Guard, Chinese Coast Guard, ay may connection naman din po sila sa isa't isa po, ma'am. Kabagay tayo, sir, lumapit din tayo sa ating fishermen. Eh. Yes, sir. Parang ganun din po, sir. So nothing out of the ordinary yung pag-interact ng Chinese Coast Guard with their fishing, allegedly fishing ships.
So far, sir, nothing out of the ordinary, sir. But again, sir, we'll still subject for verification.